Ang pagbati po ay ipinahahatid ng inyong pastor para po sa LLCM family. Tayo po ay buklod ng pag-ibig at tayo ang katawan ni Kristo. Nais ko po kayong anyayahan na subaybayan ng kaunti ang aking pong video teaching na ito upang ihatid sa inyo ang kahalagahan po ng bautismo na siya namang ating pong gagawin sa huling Sabado po ngayong June 25, 2022. Ang baptism po ay buried with him in death and raised to walk in newness of life. At bibigyan po natin yan ng pansin dito sa ating pag-aaral. Sapagkat si Kristo man po nang siya'y nabubuhay pa, ay sumunod sa alituntunin upang magbigay din po ng halimbawang dapat nating tularan. At hindi ko naman po i-discuss sa inyo ang detalye dyan sapagkat ito'y pahatid lamang po paanyaya upang ang marami po na hindi pa nababautismoan kay Kristo ay makasunod po sa unang antas ng inyong pagsunod sa Kanya at papaliwanag ko ng bahagya sapagkat dito po sa aklat ng Matthew chapter 3 verse 13 ay nagsasabi ng ganito, Then comes Jesus from Galilee to Jordan to John to be baptized of him. Ayan. So si Kristo po ng panahong si Juan ay nagbabautismo ay lumapit at siya po ay humingi na kung maaari gawin po ang kalooban ng Diyos bagaman tutol po si Juan sapagkat niyang magkalag ng kanyang sandalyas ay hindi po siya karapat-dapat. Pero sinunod po niya yon upang magbigay po ng halimbawang dapat natin tularan. Alam niyo po, ang salitang bautismo o baptism ay galing po sa salitang Greek na the word baptizo na ang ibig pong sabihin sa English ay to immerse o ilubog. Sapagkat ang paglulubog pong iyan sa tubig ay nagsisimbolo po ng tatlong bagay na siya namang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Sapagkat alam ko po na dapat nating maunawaan na ang paglubog po natin sa tubig ay nangangahulugan po nang tayo'y namatay na sa ating sarili at tayo po ay mabubuhay na lang para kay Kristo. Diyan nga makikita nyo sa talata sa Colossians 2.12, having been buried with him in baptism and raised with him through faith in the power of God who raised him from the dead. So makikita natin ang kahalagahan po. Sabi nga natin ang bautismo galing po sa Greek na baptizo ay to immerse. Ano po ba talaga ang kahulugan niyan? At yan po yung titignan natin, no? Na ang ibig sabihin ay ang pagkakalubog na iyan ay hindi lamang po nangangahulugan ng ating pagsunod, kundi paglalarawang tayo'y patay na rin sa ating sarili, nanalibing po at muling nabuhay, nalalakad sa panibagong buhay. Sabi po dyan, who can be baptized? Una, syempre yung believers, according po sa mga verse na nakalagay dyan, at sila yung mga naniwalang si Kristo nga ang Panginoon, ang tagapagligtas ang Mesyas, ang anak ng Diyos. At silang mga nagpagsisi ng kasalanan at sila na po na lumalago na po at hindi na po namumuhay ayon sa alaman. Pag binasa po natin yung salitang bautismo, naglalarawan po na tayo po ipatay na sa sarili at nalibing na po. At yan po ay mahalagang bagay na atin pong kilalanin sapagkat bilang anak ng Diyos, kinikilala natin tayo ay hindi na nabubuhay para sa ating sarili kundi para na lang kay Kristo. Alam niyo po kung i-re-enact po natin yung baptism, mapapansin niyo po sa larawan na ang inyong pagsunod po sa paglubog ay ang inyong kamatayan at ang pagkalibing at ang muling pagkabuhay upang lumakad sa panibagong buhay. Yan po ang paglalarawan niyan. Ano? Nakita po natin. Kaya kapag po tayo sumusunod sa antas na ito at pagsunod sa Panginoon, kakagaya ng kanyang sinabi, ay tayo po ay mabubuhay na muli ayon sa pangako na tayo makakalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan, maganda po kasi yan. Ano? So makita natin kung gaano kahalaga po ang bautismo. Kaya inaanyayahan ko po kayo na kung kayo po ay hindi pa po nakakasunod sa unang antas na ito na sinasabi po sa Biblia na kailangan natin gawin bilang tanda na tayo nga ay ipinanganak ng muli sa Espiritu at patay na sa ating sarili. Kaya tayo po ay dead to sin and alive in Christ. Ito po isang maikling paksalang sapagkat ito'y paanyaya lang po na aking nais ibahagi. At tayo po ay nag-announce na meron tayong water baptism sa darating pong June 25, Sabado po yan, huling Sabado ng buwan ng Hunyo. At kayo po'y makilahok at bilang tanda ng inyong pagsunod sa Panginoon. Hinihingi ko po na kung maaari mabiyayaan po tayo ng magandang panahon at panalangin natin ng magandang lugar. At magbibigay ang inyong pastor ng application for water baptism upang makuha ang detalye ng inyong ang information mula sa inyo. At ito naman po ang ilalagay natin sa baptismal certificate na siya naman pong ibibigay sa inyo. Ang aking po paanyaya ay sumama po kayo. At
makipag-alam po kayo sa inyong pastor upang makuha ang inyong pangalan at kayo naman po'y mabiyayaan ng ating Diyos sa araw po ng bautismo. Salamat po at meet na lang po ng Sunday at pag-usapan po natin ang mga dapat gawin tungkol dito. God bless po.